Hi po mga kaibigan, ito po, seryosong usapan tayo. Ito po nga nakikita nyo sa video, ito po yung nakunan po dyan sa bakanting lote dyan sa Amadeo, Cavite. At kung makikita po natin, tingnan natin yung video, ayan, makikita natin mga boxes. At nakasulat po dyan COMELEC, 2022 official ballots. At ayan, may mga envelopes, may mga resibo. Actually, may mga pirma pa eh, no? May mga pirma pa. At kapansin-pansin, nakasulat, Barangay 51. Ayan. So, kinakailangan siguro magpaliwanag ang COMELEC dito. Paano po ito napunta dito po sa Amadeo, Cavite? Paano nakarating sa Amadeo, Cavite ito? Ha? Ayan po, maliwanag oh. Ito po yung mga bagong balota. May 9, 2022 national elections. Oh. Ayan oh, pinapakita pa yung mga resibo. COMELEC cargo. So, yun yung tanong natin, mga kaibigan. Paano to napunta dyan po sa Amadeo, Cavite? Ah, dapat po ipaliwanag ito ng COMELEC. Sasabihin ninyo, ano naman ang kinalaman ng COMELEC dyan? Mga kaibigan, hindi po yan mailalabas dyan sa presinto kung hindi po alam yan ng COMELEC. Imposibleng hindi po alam yan ng COMELEC. Kasi bawat presinto po ay may representative ang COMELEC. So, paano po yan nailabas, napunta sa Amadeo, Cavite? Ayan po ang dapat sagutin ng COMELEC representative at ng mga ano, ng mga poll ano, yung mga assigned po dyan. Ha? Ito mga kaibigan, ha, papakita ko po sa inyo kung saan po galing itong ano na ito, itong balotang ito. O yan po mga kaibigan. Yan pong maraming boxes na nakikita nyo ay galing po dito sa National Capital Region. O, Municipality, City of Manila, 1st District, Barangay 51. O, yung exact place na kung saan po ito nanggaling, Jose Rizal Elementary School, Tayuman, Tondo, Manila. O, itong mga balota na to ay nanggaling po sa presinto dyan po sa Jose Rizal Elementary School dyan po sa District 1 Barangay 51 City of Manila. Oh. Hindi natin alam kung ano ba to, kung ito ba ay nabilang na o hindi pa. Kasi mga kaibigan, bakit ko nasabing nabilang na? Kasi ito papakita ko sa inyo, itong isa nating image. Itong mga balotang ito mga kaibigan ay accomplished ballots. Ibig sabihin, napirmahan na po. No? Meron na pong mga botanteng bumoto. Kasi po may kita po natin, may thumb mark na eh. Oh. At nandyan po yung third member, nakapirma na yung mga watchers. So, ibig sabihin po, itong mga nandito sa boxes ay mga accomplished ballots. Ibig sabihin, nakaboto na yung tao. So, ang tanong dyan mga kaibigan, ito ba ay nabilang o hindi? Ha? So ang paningin ko dito mga kaibigan, hindi po ito nabilang kasi kapag ito ay nabilang na, nakatabi na po yan eh. Tinatago po nila yan eh. Diba? Pero bakit po napunta dyan sa Amadeo, Cavite? So malamang, ito po ay nahiwalay at hindi na isama sa bilangan. Kaya naman mga kaibigan, ang boto ni Mayor Rico Moreno dyan sa Maynila ay nakakapagtaka. Pero ay mo, mas nanalo pa si Bongbong Marcos dyan sa Maynila kaysa kay Mayor Rico Moreno. So mga kaibigan, dahil dito, pwede tayong mag-conclude mga kaibigan na yung boto ni Mayor Rico Moreno dyan sa Maynila ay napalitan ng boto ni Bongbong Marcos. Kaya napakawalang hiya talaga ng gumawa nito
At alam ko ang COMELEC may kinalaman dito, mga kaibigan. Hindi po ito basta-basta makakalabas dyan sa presinto kung hindi po alam ng COMELEC representative. At isa pa, mga kaibigan, ito. Ito po napakahalaga kay Regino Barcelona III, third member. Mga kaibigan, ito ah. Ako po naglingkod din minsan. Naging ano po ko, third member. Noon po, manual voting ang third member. Hindi po yan humihiwalay doon sa... Actually, tatlo yan eh. Nakalimutan ko na yung designation eh. Pero basta third member, ako yung pangatlo. Ako yung naglalagay ng ano, nung tara dyan po sa blackboard. So, pero hindi po ako humihiwalay doon sa kasama kong dalawa na inassign po ng COMELEC na magbantay at tumulong po at mag-assist po dyan sa botohan at sa bilangan. So, dapat mga kaibigan, ito si Regino Barcelona III ay dapat imbestigahan ng COMELEC. O, wag na COMELEC, dapat hindi na COMELEC nag-iimbestiga dito eh. Dapat ang nag-iimbestiga dito ay independent. No, dapat nga iniimbestigahan to ng NBI eh. Hindi na dapat ng COMELEC eh. Kasi sangkot ang COMELEC dito eh. Ha? Hindi po yan basta-basta makakalabas sa presinto kung hindi alam ng COMELEC, ng COMELEC representative. At itong third member, itong third member, lumalabas to, ano to eh, sinisweldoan to ng COMELEC eh. Ang sweldo niyan, nanggagaling sa COMELEC. So, dapat imbestigahan ito si Regino Barcelona III. At kaya pala, ang boto ni Mayor Esco Moreno ay napakababa dyan sa lugar ng lungsod ng Maynila. Ha? Ay dahil itong mga boto ni Mayor Esco Moreno dyan sa Tondo, ay itinapon nyo. Ha? Tinapon ninyo dyan po sa kung saan-saan. Hindi natin alam paano napunta dyan sa Amadeo, Cavite. Pero ito po ang katunayan na ang ginawa po nila, itong boto na para kay Esco Moreno ay pinalitan nila ng boto para kay Bongbong Marcos. So siguro manawagan tayo sa NBI, wag na po sa COMELEC kasi damay po ang COMELEC dito eh. Alam naman natin, sa umpisa pa lang, pinapabura na nila si Bongbong Marcos. So, ito nga nakitang mga accomplished official, ayan, no, 2022 official ballot ay napaka-importante pong ebidensya na nagpapatunay na mayroon pong nangyaring dayaan dyan po sa lungsod ng Maynila. So, kinakailangan po, ito po ay imbestigahan. Huwag na po ng COMELEC. Hindi na po kailangan magpaliwanag ng COMELEC dito. Labas na po ang COMELEC dito. Dapat NBI po ang humawak ng investigasyon. Huwag na po COMELEC. No? Kaya naman pala kayong mga hinayupa kayo. Kaya naman pala ang bababa ng ano, ng boto ni Mayor Esco diyan sa Maynila. Ganito ang ginawa ninyo. Oh. Ha? Mga walang hiya talaga tong mga to. Grabe, grabe po. Kaya ako po, ito. Dapat imbestigahan to ng NBI. COMELEC, wag na kayong makisali dyan. Tabi na lang kayo. Wala talaga kayong ano, wala talaga kayong kwenta, wala kayong silbi. Kaya pinakamaganda dyan, itong NBI na ang humawak ng investigasyon. Sagutin nyo na lang, COMELEC. Sagutin nyo na lang yung mga nangyaring yan. Kasi ako ah, ako mga kaibigan, sabi ko nga po sa inyo, naglingkod ako bilang third member. Hindi po yan makakalabas basta-basta kung hindi po yan alam ng COMELEC. Hindi po yan makakalabas sa presinto. Alam nyo, nag-third member ako. Yung botohan namin, yung bilangan, sumama pa kami hanggang doon sa munisipyo para ihatid yung mga steel boxes na naglalaman ng boto. Ganun po kahigpit kami para bantayan namin yung boto ng ating kababayan. Kaya itong mga ballots na ito, accomplished ballots na ito, paano napunta dyan? Alam po yan ng COMELEC. Kaya, nako. Huwag nyo pong baliwalayin ito. Kailangan po ito aksyonan ng NBI. No? NBI na po.
wag na po kumilik. Hello mga nanonood dyan, mag-subscribe po kayo sa Batang Maynila Toys. Ay, maligay na pala.